welcome back to Pink's channel. Sa mga kaibigan, kababayan, kuya, ate, kapitbahay. Kung inyo pong napapansin, medyo lagi na pong nagtatagalog si Alvin. At ako po ay nagtatagalog na din. Dahil po, kung hindi nyo po naitatanong, kami po ay na-anemic. Na-anemic po kasi kami, lagi po kasi dumudugo ang ilong namin sa ka-English. Kaya ngayon po ay Tagalog po tayo. Tara po. Ngayon po, pupunta tayo ngayon sa Japan House. London. Meron pong exhibit dito na author. Sino ba siya? Illustrator. Isang Hapon. Alamin natin kung sino itong Hapon na ito. Tara po. Di ba ito yung exhibit ni Mitsumusa? Siya yung lumang artist na. 93 years old na siya. So, sikat na sikat siya na artist. Actually, yung mga illustration niya or drawing niya sa book, children's book, less ang words, more on drawing. So, bababa na tayo para punta natin yung exhibit. Okay. Tignan mo yung maskara ka. Bago tayo pumunta doon sa exhibit, ay papakita ko lang sa inyo itong mga display. Masyado ko naman tagal. Hallway. Ito ay mga arts ng mga Hapon. O, tingnan nyo ang mga sulat. Hindi natin maintindihan. Ang kanilang dragon. Mga maskara. I wonder how much are those masks. Oh, it's like 15 pounds each. Pwede kaya yan sa Halloween? It's just gorgeous, right? Ayun si Alvin. Oh, ito, mga drawing. Oh, mga stickers? Are these stickers? Oh, mga crayons. Oh, magkano mga kanyang mga aklat? Pwede ba hawakan yan? 20 pounds. Okay, not bad. You can buy. Bila tayo isa. Eh, kaso wala. Gusto ko sana may signature. Kaso wala signature. Let's go. Let's go na. Tara na. Punta tayo sa basement. Galing tayo dito noon, ibang exhibit noon, ngayon, ito naman, mga exhibit ng mga Hapones, iba-ibang artist. So, this is Anno's Journey. Ano ibig sabihin? Ano sabi? Oh, dito daw ang gallery. Thank you. Wow. What is that? Oh, ito pa ang kanya mga gawa. Tale of Haiki picture book. So, obviously, ito nakikita niya, nasa sunog. May mga sunog yan, may mga apoy. Burning of Kiyomizu Temple. Ito naman ay, may conflict. Parang may gera. May labanan yan, may labanan. Ito naman, ang sinasabi nito. May nagigitar, tapos may sa peaceful, night time. Oh, nagre-relax lang sila. Relax, pagod yung mga tao. Ito, sa akin, it's like the burning of May temple. Na temple. May apoy na naman. Ito naman, Fuji River. But, mga warrior to eh. So mga Fuji warriors ba? May mga Fuji warriors ba? Fuji temple eh. Ito, Kogo. Tinong may mga clothes sila talaga.
Super like. Super like ang mga pair sila. Super like. Ay, ito yung nakita ko sa mga. Pilgrimage to Chibu, no? Chikubu Island. Mm. Yan pala ang Chikubu Island. Ito yung... Ito naman. Ito war to. Gera. Mm. Using mga, small boat lang. May aro sila. Mga nasa kabayo sila na trapo. Kabayo sila. Ito naman. Ang lang doon sa boat. At saka mga waves. Wave. Malakas ang... May bagyo siguro. Siguro. Yan ba talaga story? Ito. Ano naman ito? Mga... Temple. Temple, temple. Medyo maulap. Madilim. Ang Japan is may one of my bucket list na gusto kong punta ang bansa. Malinis, kultura, at saka mag-ipon mo ng pamasahe. Ang tao napakabait daw. Ang tao. Very entertaining sila. Huwag mo na tayong pamasahe. Ito naman ay mga may buwan. Buwan ba yan o araw? Araw yan. I think it's a moon. Ito mga painting na priceless. Originality sila. Ano mga gawin na painting na ito? Kakaiba. Yeah, talagang yung mga illustrator nito si Megato. Kilala siya sa Japan. Ang dami ng award. Meron siya yung 300 children's book na napapis. Since 1960s. Ano masasabi mo? Super duper. Spaceless. Yung mga pagsalita. Wala kang masabi? Nabighani ka? Nabighani. Napaibig ka? Gusto ko na mag-drawing ng mga pag-uwi. Wala tayong watercolor eh. Bibili tayo agad. Ngayon. Ang galing, no? Super galing. Very, talagang delicate eh. Delicate yung pagkagawa. Artistic, delicate. Spend time talaga, no? Napaka-articulate ba yung tawag dyan sa arts na yun? Detailed. Ano pong napapansin, Tagalog ano po tayo. Labo, galing, oh. Anong, describe mo naman, ang sasabi mo dyan? Magandang kulay, ito yung black and white. Magandang kulay, isa lang kulay. Maganda nga ang kulay, magandang combination ng black and white. Ah, yun ba? Mm-hmm. Para siyang bahay kubo, pero hindi po siya bahay kubo. Japanese house. Ah, eh, may three blossoms. It's about three blossoms. Where is the three blossoms? Ito naman, mukhang may aso siya doon na meron siyang mga cut-out lang. Ano kaya ito? Kailangan basahin nyo ang book na Ubit Trees Blossom. It's a scene from the tale of the old man. Oh, old man pala. The tale of the old man. Yan ang book. Ito ang mga illustration sa book. 1974 pa yan. Ito po ang mga drawing. Ano bang Tagalog ng drawing? Anyway, alam niyo na po yung mga kaibigan. So ito po, ang ganda ang pagkakagawa. Masyadong may pagka-abstract na hindi mo maintindihan. Very artistic, very unique. Kahit ako po'y wala akong nalalaman sa mga arts, na-appreciate ko siya. It's very unique. Something nakakaiba. Ito yung means of transportation. Means of transformation nila. Yung transformation? Transportation? Transformation. Transport nila. Means of transportation. Wow. Ang
masasabi mo dyan? Oh, wow. Ha? Speechless. Speechless. Huh? Mag-English ako. Ano yung binabasa mo? Hindi ko mga maintindihan eh. More illustration nga siya eh. Wala siyang no, mga wala words. Larawan lang. Larawan. Yan ang ano niya. Sumikat siya. Kung maintindihan po. Ano pa rin sa akin? Comics. Kaya, titingin pa ako sa akin. Mapalis na tayo. Magka-copy na tayo. Ano masasabi mo sa painting na to? Approved. Very good, yeah. Aprobado sa mga choice ng kanyang kulay. Artist ka, di ba? Ang galing mo magsalita eh. Then drawing niya. Napakagaling. Well, let's go. Before going home, try lang namin yung Japanese tea. Sama na rin namin review kung ang taste good. Nasa loob pa rin tayo ng Japanese house. Anong in-order mo? Ice matcha latte and Kisaten coffee with milk. So one cold and one hot. Is that all Japanese? Ano, eh? Yes. Hot drinks? What coffee? Yeah. Yung may mga sweets nila. Love. Swings nila. Parang ano, 5 pounds sila. Yan ang ginagawa nila. That's tea, isn't it? Matcha tea. Matcha tea. Yung ini-steer nila sa nilagyan ng milk at sa ice lang. Ano? Yan ang kanilang matcha tea. Masarap? Nice? Taste what? Matcha. What taste? Matcha. Coffee na in-order ko. Japanese coffee. Ginagawa nila. Anong lasa ng coffee? That is like barako. Let me see. Parang coffee ng barako. Strong. Strong. It's I can't remember the name. Ano bang pangalan ng kape? Kape americano? Kapo? No. Espresso? Kape Japones. Kape. Tingnan nga natin to na ang ganda tingnan eh. Pero hindi tayo makapasok sa loob. Galing. Carving nila. Okay. Mga displays dito sa ano, Japan House. Yung mga ginagamit nila pang carving. Tapos ito yung ang ganda ng maskara. Mahal siguro nito. Tapos yung pamaypay. Ano yan? Mga ano? For good luck. Lollipop? They are loaded with symbols of good luck and prosperity, including the 7 lucky gods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lucky gods. Tapos, may cranes, turtles, rice, gold coins, cheddar mass of the joy turtle. Basically, para sa ano? Sa good luck. Nakakatulong may para sa ano? Maging luck. Ito na. Wala, kasi ito bali yung libro ni ano, Anos. Yung may mga cut-out. Kita niya? Oh, yeah. The one no, nakita natin sa wall. The wall. Naka-frame. Ito pala yun. Okay, time to go. Parang may tao pa. Oh, meron bang pahabol? Uwi na kami. Uwi na kami. Bye. Labas na kami.
Anong masasabi mo? Ay, talaga nag-enjoy. Nag-enjoy sa nakita mo yung art ng sikat na Japanese. Ah, okay. Na for free lang. So fun. First time ko natikman tong Japanese tea. Ikaw naman natikman mo yung coffee tea. Coffee tea? Ay, no. Yung hot coffee para sa iyo. And highly recommended. Yung po na gusto nga nito kami, love you.